Philippines. Hello, Region 1. Aloha, Central Union learners. Airing live from the Metro capital of the Philippines, San Carlos City. You're tuning into CCN Broadcast Center, a virtual home for every SEO-SEC learner, where passion is the key. Learning paves the way. With our division mantra, developing creativity, maximizing versatility. This is your CCN Broadcast Center. CCN Broadcast Center. A virtual home of every SEO-SEC learner. Pagpalang araw sa ating mga mag-aaral sa senior high school, ang asignatura po natin sa araw na ito ay ang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Tayo po ngayon ay nasa ika-anim na module sa ikatlong markahan. At bago po tayo mag-umpisa sa ating talakayan, ay nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Ginang Maris I. Cancino, ang inyong guro sa Filipino mula sa Bacmar National High School. Kumusta kayo, aking mga mag-aral? Naway sana kayo ay masaya at masigasig na nakikinig sa akin ngayon. Handa na ba kayong makinig? Mukhang handang-handa na nga sila. Ngayon, ilabas ang mga sumusunod na kagamitan. Una ay ang inyong Module 6 sa pagbasa at pagsusuri, ballpen, panulat, laptop, cellphone at ang inyong papel. Ang ating kasanayang pangpagkatuto sa araw na ito ay pagkatapos ng 60 minutong pagtatalakay, ang mga mag-aaral ay inaasang matatamo ng may 75% mastery ang mga sumusunod na kasanayan. Una, natutukoy ang kahulugan at katangian ng mahalagang salitang ginamit ng tekstong procedural. Ikalawa, naibabahagi ang katangian at kalikasan ng tekstong procedural. Ikatlo, nakasusulat ng ilang halimbawa ng tekstong procedural. Ikaapat, nakakukuha ng angkop na datos upang mapaunlad ang sariling tekstong isinulat. At ang panghuli, naipapaliwanag ang mga kaisipang nakapaloob sa binasang tekstong procedural. Tayo ay magbalik-aral muna sa ating nagdaang module. Ano nga ba ulit ang tekstong argumentatibo? Okay, mahusay. Ang tekstong argumentatibo ay naglalayong kumbinsihin ang mambabasa, ngunit hindi lamang ito nakabatay sa opinyon o damdamin ng manunulat, kundi pati na rin sa mga datos o mga impormasyong inilalatag ng manunulat. Ikalawang tanong. Gamit ang Story Mountain Organizer, huhulaan ninyo kung ano ang mahalagang bahagi ng tekstong argumentatibo. Ano nga ba ang mahalagang bahagi ng tekstong argumentatibo? Okay, mahusay. Meron tayong tinatawag na simula, gitna, at ang panghuli ay ang wakas. Ngayon, balikan natin kung ano nga ba ang kahulugan ng panimula. Kapag sinabi nating panimula, ang panimula ay kinakailangang mapanghikayat, nilalahad dito ang thesis statement kung saan binabanggit ng manunulat ang pangunahing paksang tatalakayin. Sa gitna o katawan naman, inalalahad sa bahagi ito ang mga opinyon o pananaw ng manunulat, kaugnay sa paksang tinatalakay at inihahanay batay sa mga datos na ilalahad.
Mahalagang malawak ang kaalaman ng manunulat sa paksang tinatalakay. At ang konklusyon. Dito naman sa konklusyon, inilalatag ng sumulat ang kanyang kabuuang pananaw ukol sa pinag-uusapang paksa. Kinakailangang maging matibay ang konklusyong binubuo ng manunulat na nakabatay sa mga nabanggit na datos sa katawan ng teksto. Ngayon naman ay dumako tayo sa panimulang gawain. Narito ang panuto. Hanapin sa hanay B ang tamang sagot ng pahayag na nasa hanay A. Isulat sa patlang ang titik ng iyong napiling sagot. So, bibigyan ko kayo ng 30 seconds upang ito ay sagutan. Time's up po. Alamin natin kung ano nga ba ang tamang sagot sa panimulang gawain. Para sa unang bilang, inaasahang matamo sa isang gawain, ano kaya ang tamang sagot dito? Okay, mahusay. Ito ay resulta. Para sa ikalawang tanong, uri ng teksto na nagsasaad ng serye, ano ang sagot? Okay, mahusay. Tekstong procedural. At para naman sa ikatlo, ano ang sagot? Ang sagot ay kagamitan. Sa pang-apat naman, para makapagtapos sa pag-aaral, ano ang tamang sagot? Layunin ng pananaliksik, mahusay. At para naman sa ikalima, napatunayan ng mananaliksik na malaki ang kakayahan ng mga Pilipino. Ano kaya ang tamang sagot dito? Okay, mahusay, talagang mahusay ang mga senior high school. Ang sagot ay konklusyon. Sa ika-anim naman, pagtukoy sa tiyak na paksa ang unang isinasaalang-alang bago umpisahan ang isa sa gawang gawain. Ano kaya ang tamang sagot dito? Okay, mahusay. Pamamaraan sa larangan ng teknolohiya ang tamang sagot. At sa pangpito naman, sundin ang utos ng magulang. Ano kaya ang tamang sagot? Okay, mahusay. Panuto ang tamang sagot. At sa pangwalo, paggawa ng rubber band powered card, ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay eksperimento. At sa pangsyam naman, nagbigay ng panuto o direksyon kung paano gawin ang isang bagay at isinod ang mga hakbang para sa tamang proseso sa paggawa. Ano kaya ang tamang sagot dito sa ikasyam na bilang? Okay, ang tamang sagot ay tekstong procedural. At sa pangsampu, uri ng tekstong procedural na nagbibigay ng panuto sa mga mambabasa kung paano magluto. Ano kaya ang tamang sagot dito? Okay, mahusay. Ito ay paraan ng pagluluto. Dumako naman tayo sa ikalawang gawain. Para sa ikalawang gawain, narito ang panuto. Lagyan ng titik A, B, C, and D ang bawat kahon ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mga sumusunod na sitwasyon. So, bibigyan mo kayo ng 10 seconds para tapusin ito.
Okay, tapos na ang oras. Tingnan natin kung ano ang tamang sagot sa ikalawang gawain. So, narito ang tamang sagot sa ikalawang gawain. Unang sagot, sa letter A, ay iligpit ang higaan bago lumabas ng kwarto. Letter B, kumain ng agahan bago pumasok sa paaralan. Letter C, maligo para mabango at malinis ang katawan. At letter D, magpaalam sa magulang bago pumasok. At iyon ang mga tamang sagot sa ating ikalawang gawain. Para naman sa ating ikatlong gawain, sa panahon ng pandemya at sa pagkalat ng coronavirus, alamin ang mga tamang paraan ng paghuhugas ng kamay, ilahad ang tamang paraan ng paghuhugas ng kamay upang mapigilan ang pagkalat ng virus at pagkakasakit. So meron kayong 30 seconds para tapusin ito. Na aking inilaan para sa inyo, ano-ano ang mga tamang paraan ng paghuhugas ng kamay? Alamin natin ang tamang kasagutan. Ano nga ba ang walong hakbang ng tamang paraan ng paghuhugas ng kamay? Una, basahin ng tubig ang inyong kamay at sabunin ito. Ikalawa, sabunin natin ang ating mga palad. At ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. At pang-apat, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. At ang pang-lima, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalakin. Pang-anim, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. Pang-pito, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At ang pangwalo, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. At yan po ang walong hakbang ng tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ngayon naman, dumako tayo sa ikalawang katanungan. Ano ang inyong napansin habang sinasagutan ninyo ang gawain? Okay, mahusay, maaaring napansin ninyo na ito ay may pagkakasunod-sunod o mga hakbang upang maisagawa ng wasto ang tamang paghuhugas ng kamay. Paano naman natin maisasagawa ng wasto ang mga hakbang sa tamang paraan ng paghugas ng kamay? Okay, mahusay. May sasagawa natin ng wasto ang paraan ng paghuhugas ng kamay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tamang hakbang nito. At sa pang-apat na tanong, ano ang tawag sa tekstong inyong isinulat? Okay, mahusay. Ito ay tinatawag nating tekstong procedural. Napakaganda ng ating paksang aralin sa araw na ito. Kaya't nawa ay sana kayo ay makinig. Para sa ating talakayan, ang tekstong procedural ay naglalahad ng serye o mga hakbang sa pagbuo ng isang gawain upang matamo ang mga inaasahan. May pagkakataon sa ating buhay na nais nating matutunan kung paano gagawin ang isang bagay, halimbawa ang wastong pagluluto ng adobong manok.
Datapwat may mga iba't ibang babasahin na maaari nating mapagkukunan ng impormasyon, ang mahalaga ay nauunawaan natin ang tekstong binasa, lalong-lalo na ang mga salitang ginamit sa teksto. Nagsasaad din ito ng impormasyon o mga direksyon upang ligtas, mabilis, matagumpay at maayos na may sakatuparan ang mga gawain. Ano nga ba ang mga gamit ng tekstong procedural? So alamin natin kung ano bang gamit ng mga tekstong procedural. Una ay ang pagpapaliwanag kung paano gumagana o pagganahin ang isang kasangkapan batay sa manual na ipinakita. Pangalawa, pagsasabi ng hakbang kung paano gagawin ang isang bagay o gawain. Pangatlo, paglalarawan kung paano makakamit ang ninanais na kalagayan sa buhay. Narito naman ang halimbawa ng sulatin o akdang gumagamit ng tekstong procedural. Una dyan ay ang manual sa paggamit ng kasangkapan o mekanismo. Recipe, gabay sa paggawa ng mga proyekto, mga eksperimentong siyentipiko, mechanics ng laro, mga alituntunin sa kalsada. Dumako naman tayo sa iba't ibang uri ng tekstong procedural. So narito ang mga iba't ibang uri ng tekstong procedural. Una dyan ay ang paraan ng pagluluto o ang tinatawag nating recipes. Ano nga ba ang paraan ng pagluluto? Dito ay nagbibigay ng panuto sa mga mambabasa kung paano magluto. Sa paraan ng pagluluto, kailangan ay malinaw ang pagkakagawa ng mga pangungusap at maaaring ito ay magpakita ng mga larawan. Napaka-importante ang magpakita ng larawan upang ito ay magsilbing gabay. Description, recipe ng adobong manok. Halimbawa dito, igisa ang bawang hanggang sa magkulay kape at saka ihalo ang manok. Pangalawa, panuto. Ang panuto naman ay nagsisilbing gabay sa mga mambabasa kung paano isagawa o likhain ang isang bagay. Para sa description, pagsagot sa isang lagumang pagsusulit, halimbawa, bilugan ang titik ng tamang sagot. Pangatlo, panuntunan sa mga laro. Nagbibigay sa mga manlalaro ng gabay na dapat nilang sundin. Description, panuntunan sa paglalaro ng sipak-takraw. Ang halimbawa dito ay ang bawal hawakan ng bola, dibdib, tuhod, kita at binti lamang ang maaaring gamitin. At sa pang-apat naman, mga eksperimento. Sa mga eksperimento, tumutuklas tayo ng mga bagay na hindi natin alam. Karaniwang nagsasagawa ng mga eksperimento sa siyensya, kaya naman kailangang maisulat ito sa madaling naiintindihang lingwahe para matiyak ang kaligtasan ng magsasagawa ng gawain. Para sa description, karaniwang ginagawa sa agham na signatura, halimbawa, ay ang paggawa ng eglam. At ang ikalima, pagbibigay ng direksyon. Sa pagbibigay ng direksyon, mahalagang magbigay tayo ng malinaw na direksyon para makarating sa nais nating destinasyon na tatahakin. Description, pagtuturo ng direksyon ng isang lugar, halimbawa, ang bahay nila Ana ay malapit lamang sa palengke. Narito naman ang halimbawa ng tekstong procedural ay ang paraan ng pagluluto or recipe.
So narito ang ating halimbawa. Ayan ang ating halimbawa ng tekstong procedural, ang pagluluto ng Bicol Express. So, sino sa inyo ang mga mahilig sa pagluluto? Yan. O mahilig lang kayong kumain. So, narito ang link sa baba. Pwede niyong panoorin dyan ang pagluluto ng Bicol Express. So, narito ang mga sangkap. So, ang mga sangkap sa pagluluto ng Bicol Express ay ang mga sumusunod. Apat na tasa ng siling mahaba, isang kutsarang asin, dalawang tasang gata ng niyog, isa at kalahating tasang sariwang alamang, sangkapat na kilo ng karneng liempo, at tatlong butil ng bawang na tinadtad, isang sibuyas na tinadtad, at isang tasa ng kakang gata. At yun po ang mga kasangkapan sa pagluluto ng Bicol Express. Narito naman ang mga hakbang sa pagluluto ng Bicol Express. Una, kailangan muna nating ibabadag sili sa tubig na nilagyan ng asin. Itabi ng 30 minuto at pagkatapos ay hugasan maigi at ito ay patuluin. Ikalawa, sa kawali, paghaluin ang gata, alamang, karne, bawang, sibuyas at asin at ito ay pakuluin. Pangatlo, hayaan lamang ang apoy at isalang pagkatapos ng 10 minuto. Pang-apat, idagdag ang sili at lutuin hanggang halos matuyo. Pang-lima, ibuhos ang kakang gata at hayaang munang magmantika. So yun po ang mga hakbang sa pagluluto ng Bicol Express. Ngayon naman ay dumako tayo sa unang pagsasanay. So narito ang panuto sa ating unang pagsasanay. Suriin ang halimbawa ng tekstong procedural na mga hakbang upang makapagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos masuri, isaayos ang mga bahagi nito ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. Isulat ang sagot sa sagutang papel. So narito po ang ating gawain. So bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang ito ay tapusin. Okay, tapos na ang inilaan kong oras para sa inyo. Alamin natin ang tamang sagot. So, sa una, ang tamang sagot, sa panahon ngayon, ang mga bata ay dadaan sa kindergarten bago mag-elementarya. Kailangan ding makapagtapos ng elementarya upang makapag-enroll sa mataas na paaralan. At ang pangalawa, kailangang mag-aral mula grade 7 to 12 upang makapag-enroll sa kolehiyo. Pangatlo, kapag nakapasa na sa grade 7 hanggang grade 12, mag-enroll sa kolehiyo. At ang pag-apat, kapag nakapasa sa entrance exam para sa napiling kurso, makakapag-aral sa kolehiyo kung hindi man nakapasa, mayroong ibang pagpipili ang kurso upang makapag-aral sa kolehiyo. At ang ating panglima, ang kolehiyo ay mayroong 4 na taong kurso bago makapagtapos tulad ng Business Administration, Teacher, Criminology, Agriculture at marami pang iba. Para naman sa ating ikalawang pagsasanay. Narito ang panuto sa ating ikalawang pagsasanay. Punan ang bawat bilog ng mga kabutihang na idudulot ng tekstong procedural sa mga pang-araw-araw na gawain. Gawin ito sa loob lamang ng 30 segundo. Music.
Okay, alamin natin kung ano nga ba ang mga kabutihang na idudulot ng mga tekstong procedural. Narito ang sagot sa ikalawang pagsasanay. Mga kabutihang na idudulot ng mga tekstong procedural. Una, naglalahad ng serye o mga hakbang sa pagbuo ng isang gawain. Pangalawa, pagpapaliwanag kung paano gumagana o pagaganahin ang isang kasangkapan. Pangatlo, nagsasabi ng hakbang kung paano gagawin ang isang bagay. Pang-apat, na ipapabatid ang wastong hakbang na dapat isagawa. Pang-lima, gabay sa pagresolba ng problema sakaling may makakaharap na problema. Pang-anim, naglalarawan kung paano makakamit ang ninanais na kalagayan sa buhay. At ang pang-pito, nagiging basihan ng mga sumusunod na panuntunan sa paggawa. Pang-walo, nagsasaalito ng impormasyon o mga direksyon upang ligtas, mabilis na may sagawa ang kilos. At yun po ang mga kabutihang na idudulot ng mga tekstong procedural. Tumako naman tayo sa pagtataya upang malaman po kung kayo ba ay may natutunan sa ating pagsang-aralin sa araw na ito. Narito ang ating panuto, ibigay ang tamang sagot sa mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, uri ng tekstong procedural na nagbibigay ng panuto sa mga mambabasa kung paano magluto. Ano ang tamang sagot? Okay, mahusay nga. Paraan ng pagluluto ang tamang sagot. Para sa ikalawa naman, paggawa ng recycled lamp shade. Ito ay eksperimento, mahusay. Pangatlo, nagsisilbing gabay sa mga mambabasa kung paano isagawa o likhain ng isang bagay. Ano ang tamang sagot? Panuto ang tamang sagot. Pang-apat, nagbibigay sa mga manlalaro ng gabay na dapat nilang sundin. Ano ang tamang sagot? Panuntunan sa paglalaro ang tamang sagot. Panglima, ang bahay ni Ana ay malapit lang sa simbahan. Ano kaya ang tamang sagot dito? Okay, ang tamang sagot ay pagbibigay ng direksyon. Talaga namang mahusay ang ating mga mag-aaral sa senior high school. Pang-anim, igisang bawang at sibuyas hanggang sa magkulay kape at saka ihalo ang karne. Ano kaya ang tamang sagot dito sa ika-anim? Tama, paraan ng pagluluto ang tamang sagot. Sa pang-pito naman, naglalahad ng serye o mga hakbang sa pagbuo ng isang gawain upang matamo ang mga inaasahan. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay tekstong procedural. Para sa pang-walong katanungan, pagsagot sa isang lagumang pagsusulit. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay panuto. At pang-siyam, panuntunan sa paglalaro ng volleyball. Ano ang tamang sagot? Panuntunan sa mga laro ang tamang sagot. At ang pang-sampung katanungan, nagbibigay ng panuto o direksyon kung paano gawin ang isang bagay at isusunod ang mga hakbang para sa mga tamang proseso sa paggawa. Ano kaya ang tamang sagot?
Okay, mahusay. Ang tamang sagot ay tekstong procedural. Para naman sa ating kasunduan at tagdang aralin. Narito ang panuto, gumawa ng sariling likha na paper bag para may mapaglagyan kapag magbabalik at kukuha ng module sa inyong paaralan. Pagkatapos itong gawin, sumulat ng isang tekstong procedural sa anyong dinumiro upol sa gabay kung paano gumawa ng DIY paper bag. Gabay kung paano gumawa ng DIY paper bag. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa araw na ito. Naway kayo ay may natutunan sa akin. Hello, Bijuan. Aloha sa Armenian learners. Airing live from the Mangubu capital of the Philippines, San Carlos City. You're tuning in to CCN Broadcast Center, a virtual home of every SEO-SEC learner, where passion is the key, learning paves the way. With our division mantra, developing creativity, maximizing versatility. This is your CCN Broadcast Center. CCN Broadcast Center, a virtual home of every SEO-SEC learner.